yun, sige. Usapang pagtatanim pa rin. Okay. Dahil si Dennis Roldan ang mas matanda sa iyo ng 1 year, siya ba ang pwede natin sabihing nagpunla ng lahat ng mga gumabaw sa show business ngayon? Yes. Oo. Yes. Nainggit ka lang, di ba? Kaya nga nag-showbiz. Ah, okay. Pero hindi ka sa kanya nagpatulong. Dumiskarte ka rin ang sarili mo. Oo, pero tinulungan din niya ako, I'm sure, somewhere, somehow. Hindi ko na lang matandaan. Teka, paano dumami ang gumabaw sa ano, sa show business? Pwede dahil dun sa kapatid ko. Okay. Ilan pa kayo magkakapatid? There's 5 of us. Okay. Pero namatay na yung isa, so 4 na lang kami. Okay. Sino eldest? Wala, nasa America. Nasa America. Tapos, lumaki ka, Marilou Yap ang legal name mo. Mm-hmm. Tapos si Dennis ay Michelle Gumabao. Paano nangyari yun? I was adopted. Eh. Ay, auntie ba yun? No, the kapatid ng mami ko is a spinster, matandang dalaga, na nakatira sa Zambales. Mm-hmm. So, parang hindi na yata kaya ng mami ko at that time na, syempre, sunod-sunod yung anak niya. Mm-hmm. Parang iniwan muna ako sa auntie ko. And then, nilegally adopt nila ako, kaya naging Marilou Yap ako. Ah, so kasi maiden name ng nanay mo ay Yap. Yeah. Okay. So Marilou, hindi Maria Lourdes. Marilou talaga. Sino pangalan sa'yo, Isabel? Joey Consigliao. Rivas, si Celso at Castillo. Ah, yung launching film. Oh. Tapos, as siyempre, si Dennis talaga ay Michelle Gumabao. Michelle Gumabao. Tapos, so, nung lumalaki kayo, close kayo? Yeah. Kahit na malayo ka? Siya ang closest ko sa mga kapatid ko. Siya ang kalaro ko. Siya ang unang best friend ko. Tapos, yung unang, yung mga anak niya, may, ano siya natin, si Marco. Tapos, na doon si Paolo. Tapos, may, yung beauty queen. Michelle. Oo. Close ka sa mga pamangkin? Oo. Kila Marco, kila Michelle. Sino ba nauna? Si Paolo? Mas hindi, panganay. Si Paolo. Actually, kailan ko lang nakilala eh. Ah, okay. Lima. Oo, oh, lately lang. Pero there's also Gretchen Fulido, pamangkin ko yon. Anak ng kapatid ko yon. Oh. Okay. Ang ganda ng lahi yun. Ah, thank you. Saan galing yung mestiza side? Sorry. Ang grandfather namin is a, ano ba to? Greek sailor na nagpunta ng Pilipinas. Siyempre, sailor. Naman na, ng araw, hanggang ngayon. So, nagkaroon siya ng family dito, which is my father's mother and ano. So, grandfather Kobale is a Greek guy that I never met. Ang lolo ko naman sa nanay ko is a Chinese trader with long pigtails, na may asawa siya, na maliit ang paa, na inasawa din naman niya yung lola ko dito. So, lagi silang parating may second wives eh. Sa, parang at that time, in siguro mga 20s, 30s, acceptable yung mayroon silang second wife. So, yung lolo ko, diyan na din nagsettle sa iba, Zambales. Inuwi niya lang yung asawa niya sa China, sa Xiamen. Tapos bumalik na siya dito. So, ancestry. Kasi, ano naman, again, sabi mo, yung araw, yung second family, kasi di ba, si Paulis, second family na ba si Paolo? Lumalabas. Diyos ko, pang ilang family. Okay. Kaya ngayon mo lang na-meet. Pero ang tingin mo sa mga pamangkin mo, antay-pantay, o may favorite? Hindi naman sa favorite, kaya lang siyempre meron kang pamangkin na parating, "Hi, Tita Malu, how are you? I miss you." Sino siyempre, yun? Padadalan mo ng ayuda yun. "I miss you, sweetheart. What do you need?" Sino yun? Hindi si Marco, hindi. Si Marco hindi nangihingi yun, pero pag binigyan mo yun, ako, tita, nako, kiss ng kiss yun. If you don't mind, bakit isa lang anak mo? Na-traumatize kasi ako. Kasi ang story ko, di ba pinalaki nga ako sa probinsya. Ayoko nga sa probinsya, dalandi dito sa Maynila ang mga kapatid ko.
So, nagre-rebelde ako. Bakit ako nandito? Bakit niyo ako iniwan dito? Bagay ako sa Manila. Mga ganong acting, di ba? Hanggang sa, syempre, nagkaroon ako ng sama ng loob na parang I was not wanted, di ba? Dahil pinamigay ka eh. Unwanted ka, so naging rebelde ako. Hanggang sa, huy, akala ko naghahanap ka ng pag-ibig. Yung pag-ibig na yun, eh yun na pala, hindi pala yun, di ba? So, eh yung pag-ibig na yun, nabuntis ka agad ako dahil hindi naman marunong ang lola mo dahil, di ba, bata pa. 16 years old pa lang po ako. So, nanganak ako 17. Nagdebut ako ng 18, binyag ng anak ko. Paano ko uulit? Siguro naman isang tao na, I mean, you know, when you experience pain, hardship, mauuntog ka na eh. So, sabi ko, tama na yung isa na ano. Buti na lang nagkaroon ako kasi alam ni Lord, hindi ako ang tipo mag-aanak. So, in other words, nag-artista ka, nanay ka na nun? Yes. Itinago ba yun? Yes. Pati mga press, mga kaibigan ko. Nasa ilalim ng lamesa si Richard. Shhh, diyan ka lang ha. Pati yung mga press, shhh, tuwa ka mainay dyan. Sila Mercy Lee Harde, mga kung sino-sino mga kaibigan ko nung araw, Diyos ko. Si Peking Da, halika dito. Huwag ka maingay. Huwag mo tawagin mami yung nanay mo. Hindi mo mami mo yun. Hindi mo mami yun. Peking Da, Joey ko siyang piyaw. Si Joey ko siyang piyaw. Okay. Ibig sabihin kasi talaga mahal ka talaga din ng press. Kasi nga, naitago yan. Siguro kasi marunong naman din ako makisama. So tinago nila for my sake. Dahil siyempre, mainit pa ako at that time in the 80s. So, hindi nila ako pinabayaan. So ngayon, si yung anak mo, si Richie, no? Binigyan ka ng ilang apo? Apo, pangatlo na. Meron ng pagdating na isa pa. Lolo na ba itsura nito? I don't care. Basta ang cute ng mga apo ko. At love ko sila. Bago rin punta, babalik lamang ko ng konti. Anong age mo nalaman na ampon ka? O na pinaampon ka? Alam ko the whole time. Alam mo the whole time. Ilan taon ka na ba nung lilipat ka? Binigay ako baby ako. Pero, kaya kita mo, parati ko pinagmamalaki. O, yung mga buto ko, buto ng ano yan, kalabaw yan. Kasi, wala ngang milk yung adopted parents ko. So, ang pinadede sa akin, gatas ng kalabaw. Hindi kawa, kalabaw. Mas masarap. Lumaki ako sa gatas ng kalabaw. So, ano na nga ba yung tanong mo? Ilan taon ka nung ngayon? Baby ako. Pero nalaman ko, the whole time, kasi pag summer, every time na minahal naman ako ng mami ko, kaya lang talagang rebellious lang ako. Every summer, every Christmas, magkakasama kami. Pati yung mga auntie ko dahil kapatid ng mami ko eh, ng mga walang asawa eh. Oh, kasi puro nanay yan, ano ba ng tatay? Kaya alam mo talagang, ano to, inadapt ka. Pero kaya lumaki ako, alam ko siya si mami, siya si mama, siya si ninang. Ito, mga kapatid ko to. Kaya paghapon, manghihiram ako ng bisikleta, pupunta ako sa dagat. Kasi malapit-lapit lang yung dagat dun sa ancestral house namin. Tapos, upo ako sa may pangpang, kakausapin ko yung dulong-dulo ng dagat kasi alam ko nandun ang mga kapatid ko. Crying blues ako noon. May drama ako. Asa na kayo, mga kapatid ko? Pero mahal na mahal ka din naman ng adopted mo. Oh, yeah. So, emote ka lang. Oo. Emote lang, syempre, kasi hindi mo naiintindihan. A child's emotions is very complex. Sana hiningin mo na rin si Dennis. Hindi padala sa ito. Sana, no? Nako, hindi. Love na love nila ako kasi dahil ako ang anak doon, syempre, yung mga matatandang dalaga, halabira ang mga, ano, ang mga handa. Pero, bawal sila magbukas ng frigidaire. Ako lang ang pwede. So, si Dennis, Marilou, kuha mo naman ako ng apple dun sa frigidaire. Sige. So ako ang taga-kupit, binibigay ko sa mga kapatid ko. Leche flan. Oh, sige, kukunin ko isang lanera ng leche flan, binibigay ko sa kapatid ko. Kasi hindi sila bawal sila magbukas ng refrigerator. Dahil hindi sila anak dun. Sabay ka na. Sila ang may kaya, yung adopted parents. Oo. Pero si Dennis kasi di ba sa Lourdes School pa rin nag-aaral yan? Oo. So which means, hindi ikahos yun. Kasi nga, ikahos din. Basta kasi sa dami nga ng mga kapatid. Tsaka, syempre,
So, ano, nanay ko, hindi naman nag-support yung tatay ko dahil ang daming families. Okay. So, marami pa kayo ibang kapatid. Ay, Diyos ko! Lord! Hindi mo na mapila. Sumalangit naman ang kanilang kaluluwa. Pero, merong part na nabasa ko somewhere na ano, sinabihan kang ugly duckling. Ah, nung bata kasi nga ako. Para lang hindi ka humabol-habol siguro. Nino? Para hindi mo habol-habulin si mami mo, sinabihan ka na ugly duckling ka. Ah, ayan na yung mga drama namin mag-ina. Na nung lumalaki na ako, sasabihin ko sa kanya, Mom, Mami, uwi mo na ako sa bahay mo. Sama mo na ako. Kasi di ba pupunta siya sa probinsya, tapos uuwi. Sama mo na ako. Umiiyak ako niya na. Drama yan na. Sabi niya, I'm sorry, but hindi na kita anak. Huh? Siyempre, pag bata ka, teenager ka, malay mo doon. Di mo na ako anak. Mga ganyan. Tapos mahihimasmasan ka na naman. Iba na namang ano, atak. Bakit ako ang pinamigay mo? Bakit hindi sila? Bakit hindi si Dennis? Oo, sinasabi ko yun. Bakit hindi yung mga kapatid ko na yun? Sagot ng nanay ko dahil hindi niya siguro alam kung ano isasagot niya. Wala pa naman psychiatrist at psychologist nung araw, di ba? Kung meron man, di nila pinaano. Cause you're the ugliest of them all. Pero, hindi naman totoo yun eh. Hindi mo siya binalikan ng artista ka naman. O, yung ugliest mo, oh, nilo-launch na. Siguro may slight. Look at me. Siguro may slight. Hindi ako magsisinungaling. Patay naman ng mami ko at pinagsisihan ko na lahat ng mga ginawa ko. Pero, meron. Merong ganun. Kasi masyadong malalim yung pains at hurt ko sa pagpapaampun sa akin. Na, salamat sa Diyos, na-overcome ko na. Pero it took me so long. Ah, talaga. 2009 kayo nagkapatawaran. Te. 1999, kasi 2000 namatay ang mami ko eh. So, 1999, nagkaroon kami ng malaking pagtatalo dahil ayaw niyang sumama sa akin sa Amerika. Eh parang I wanted to bring her to my siblings. Dahil nakikita ko parang humihina na eh. Eh ayaw niya sumama. Naway ko siya. Tapos yun. Tapos nung nagkabati kami, kinausap niya ako na humingi siya ng tawad sa akin na sabi niya, patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa ko, nasabi ko, magkata. Sabi ko, tapos na yun, wala na yun. Tapos after 3 months, namatay na siya. Ah, lumuhod pa pala siya sa akin kasi nakahiga ako noon eh, drama. Nakahiga ako, tapos sabi niya, patawarin mo na ako, ganyan, ganyan. Tapos wala na, nagkapatawaran na. Actually, napatawad ko na eh. Nung... At saka may relationship naman kayo eh. Meron, away-bati nga lang ang relationship namin. Kaya minsan, yung mga advice ko sa mga magulang, minsan sa mga walking-walking, di ba, may mga friends tayo na may mga anak na mo nang pansinin, hayaan mo na, mawawala din yan, lalampas din yan. Kasi I believe, kung lumampas yun sa akin, nasaksakan ng sakit, lahat malalampasan ng magulang at anak. Pwedeng pag-usapan, pwedeng ayusin. Yung adoptive mo naman, supportive naman siya sa'yo through the years. Namatay sila maaga. Ilan ba sisters yun? Dalawa. So nung namatay sila, artista, Nag-a-RTO, first movie ko pa lang nung namatay yung isa. Heart, ano, meron siyang heart problem. Lahat kami, puro heart ang problems namin eh. And then, nabuhay pa ng 10 years yung isang adopted mother ko. And then, she died na also. So, hindi nila nakita yung paglaki mo ng bilang artista? Yung mama ko, nakita niya, tsaka yung mami ko. Yung ninang ko, na talagang adopted mother ko, hindi. That's my phone. Pwedeng cut? Oo no, naman. Yung kasi yung kasi, how's Dennis now?
ko alam sagutin. He's okay and not okay. You can never be okay if you're in a place like that. But he is fighting to be sane, to be healthy, to be strong. Yan na lang yung parang pinakamasakit na part ng buhay mo ngayon. Yeah. Pero, alam mo, natuto na rin kasi ako nung araw kasi emotional na emotional ako eh. Parang isang maliit na problema o isang malaking problema, parang yun ay mundo mo. Ngayon kasi, I've learned to let go. I've learned na, of course, masakit na masakit na masakit. Pero, binabawi ko na lang sa anong mapapadala ko, anong pwede niyang kainin, ano yung, meron kaming regular na ano, na ganun. Kaya, we can only do so much for now. And, of course, pandemic, di kayo masyadong makagalaw. Pero hindi. Yung hint nung before, gano'ng kabit ka dalas pumunta sa kanya? Every Sunday. Pag hindi ka nagpunta ng Sunday doon, ako. Tsaka po. Maraming say. De, tsaka talagang, syempre, you know. Tsaka kayo yung gano'n eh. Inabay mo ba siya? Si Dennis? Oo. Noong nangyari yon? Hindi. Hindi. Hindi ka nagtanong why? Alam kong pagkakamali eh. Alam ko, you know, how can you ask somebody who's intelligent, who's reached the peak of his... A congressman. Na congressman. How can you ask that? Kumbaga parang, alam mo nasabit siya eh. Parang kaibigan mo, di ba? Pag nasabit na, hindi ka na magtatanong. You just support. You just carry. You just... And the children, how are they taking it? Siyempre, may mga lamat yan. All of us. Lahat kami may lamat because of that. Pero, we learn to live with it. We survive. Kailangan ka mag-survive eh. Kailangan mo in the midst of pain and hardship, kailangan may balance ka na, uy, kailangan sane ka pa rin. Diba? Kasi ang dali-daling mag insane-insanean eh, pagka masyado nang mabigat yung dala-dala mo. Pero, it's more challenging to just to say, we will get by. We will overcome. And I know we will overcome. Alam ko, That's not the ending of my brother. Hindi yan ang ending niya. Bigger than that. Namo-monitor niya yung growth ng mga anak niya. Na, oo. Like ngayon, kanya-kanya ng magagandang pangalan. Oo. May advice yung ba sa kanila mag-farming din? Actually, Michelle and Marco went to the farm. Okay. Kasi gusto nilang i-revive yung farm ng papa nila. Yung katabi ko nga. Na nakatenga lang. Oo. Siyempre, wala nag-aasikaso eh. Wala na siya eh. So, I think, in due time, hindi lang nila kaya ngayon dahil busy sila. Nag-uumpisa pa lang sila sa mga career at buhay nila eh. But, in time, sila-sila din nila, Richard, and sila-sila magpipinsa na magkakasama doon. Kumusta naman? Ano mas masarap? Maging nanay, maging lola? Lola. Lataman eh. Lola. So, hindi ko natatanong kung spoiler kang lola dahil mukha na. Ay, nako. Pagkatapos nga natin mag-walking, pupunta pa ako ng mall. Kasi kahapon, dinalaw ko yung apo ko. Ang binili kong dal yung maliit lang. Saksaka na kasi ng dami ng dals niya, di ba? Para lang may pasalubong ako. Oh, bilan ko daw siya nung malaki nun. Dalawa at saka isa pang maliit. So, you can just imagine. Tuwing pupunta ako, kailangan may surprise. Paano mo iniiwasan ang favoritism? Eh, dalawang cute yun. Wala talaga eh. Wala. There's no such thing as favoritism. Kahit nakamukhang kamukha mo si Heather. Mini Isabel. Pag lumapit sa'yo si tawag niya sa sarili niya si Tatoy. Tatoy. Si Titus. Pag lumapit sa akin si Titus, at nagpa-cute sa akin yun, at nginitian ako noon. At, okay, wow, going home na ha. Ang haba nung, no, wow. Paano ka magkaka-favorite? Pag nagpakarga yung isa, iiyak yung isa.
Kailangan dalawa. Eh, may edad na ako. Kailangan dalawa pa silang bitbit ko. Magtatatlo pa. Magtatatlo pa. Inakala mo bang, paano ba nagkakilala kung si Nadine at si Richa? Nako, sus. Inakala mo bang, nakatrabaho mo ba at all si Nadine? Yes, kaya ko nga siya naging a little bit close. Bago ko, kasi nag-migrate ako sa States nung, anong year ba yun? 2000 and something. Ito lang, 10 years ago. Nag-migrate ako. Ay, nabaliw ko rin sa pag-ibig. Akala ko, magkakapag-ibig na ako ulit. May edad na siya, so hindi na, wala na, okay na. Yung pala hindi. So anyway, bago ko umalis, papuntang States, pray na naman ako. Ako kasi si pray. Lord, may 2 weeks pa akong walang gagawin. Bigyan mo naman ako ng work. O di, nabigyan ako. Guesting. 2 linggo nga. Ano show to? Yung kay ano? Superhero siya sa Channel 5? Superhero? Hindi. Yung naging maasawa mo yung naging adana. O yung boyfriend. Si Derek. Ano nga bang movie, ano nga TV yun, o yun. Yun yung television show. Ang love interest niya doon si Nadine at saka kung sino-sino pa. So, meron kaming eksena ni Nadine. Kami ang parati magka-eksena, in short. So, wala lang. Alam mo naman ako, Miss Friendship, saka chismosa. Sinong boyfriend mo? Yung mga ganyan. Ako, wala, tita, sabi niya. Ayoko na mag-boyfriend. Sabi niya, nagka-boyfriend ako, pero na-heartbreak ako. Ay, kuwawa ka naman, ang ganda-ganda mo. Yun, parate. Tapos, uy, sinong boyfriend mo? Sabi niya, tita, wala, ganyan-ganyan. I broke off with my boyfriend, ayoko na. Sabi niya, ay nako, sabi ko, papakilala kita sa anak ko. Maraming barkada yun. Hindi ko talaga promise man, ha? Promise. Hindi ko naisip na si Richard at saka siya will become mag-asawa. All I thought was, ang dami kasing kaibigan ng anak ko. Richard is a very, yung grasyosong tao. So, marami siyang kaibigan. So, sabi ko, naku, sasabihin ko kay Richard, pakilala ka sa mga friends niya. Kasi matitino yung mga friends ni Richard, who's also from government, yung mga ganyan. Sabi niya, tita, tsaka na lang. Sabi niya, ayoko na mag-boyfriend. So, sabi ko, ay hindi. Sabi ko, anong sports mo? Ay, hindi, dito pala nag-umpi. Oh, sige, bahala na nga, okay na yun. Sabi niya kasi, gusto ko, pagtanda ako, ganyan pa rin ako, sexy pa rin ako. Sexy kasi ako nun eh. So, ngayon, sabi ko, magiging sexy kapag meron kang sport na susundan mo. Sabi ko, ano ba sport mo? Sabi niya, naku, tita, sabi niya, nag-weightboard po ako. Sabi ko, yung anak ko, ganyan. Doon pala nag-umpisa na, papakilala kita sa anak ko kasi nag-weightboard. Then, same place na nagpupuntahan sila. So, yun. Nung pinakilala ko sila na. Agad-agad? Hindi, kwento ni Richard naman, nililigawan ko yung pinakilala mo sa akin. Hindi. Walang ganun. Wala, nako. Basta, one day, ito si Richard nakipag-break sa girlfriend. May girlfriend siyang flight stewardess. So, he was so sad. Nakikita ko, kilala mo naman ang anak mo. Yung dating playboy na labas ng labas. Ngayon, Saturday night, nasa bahay, naninood lang ng TV. So, sabi ko, bukas, Sunday, magsimba tayo. Samahan mo ko. No. Ganyan siya. No, sabi ko sa mama ko, doon mo na nga lang ako masasamahan, no, bilang anak. Sabi ko, at magdasal na tayo, humingi na tayo ng mapapangasawa mo kay Lord. Walang biro. Ilang taon na ba siya noon at naiinip ka? 28, 29, uh-huh. Magti-30 na. Uh-huh. 38! Nag-enjoy na sobra-sobra. So, anyway, galing kami sa simbahan. Talagang hiningi ko ha. And I'm sure hiningi niya. Kasi pag uwi namin, hinatid pa niya ako sa bahay na ang usapan namin, he was not gonna bring me home. Mag-double cars kami. Ba, sweet siya. Hinatid pa niya ako, ganyan-ganyan. Tapos nasa Ortigas kami, pa uwi kami, sabi ko, saan ka pupunta?
Sabi niya, pupunta ako sa Wade Park. Sabi niya, mag-exercise na lang ako. Ay, sabi ko, papakilala ko sa'yo. Sabi ko, yung co-actor ko. Sabi ko, napupunta daw siya dyan. Sabi niya, sino? Sabi ko, yung si Nadine Samonte. So, after that, ng word na yon, naghiwalay na kami ng thoughts. Ako, hinanap ko na yung number ni Nadine sa phone. At tinawagan ko. Siya pala, ginugal na niya si Nadine. Okay? So, simultaneous. Sumagot naman yung bata, si Nadine. Hi, Nad. Sabi ko, how are you? I'm okay, tita. Sabi ko, uy. Sabi ko, pupunta sa Wade Park yung anak ko. Sabi ko, gusto kong makilala mo. Para, you know, you have another group of friends. Sige, tita. Sabi niya, nandito na po ako kanina pang 7 o'clock. Ha? Sabi ko, okay. Etong anak ko. So, pinasa ko yung phone kay Richard. So, nag-usap sila. Tapos punta na si Richard. And doon yung nanay ni Nadine. Sabi ng nanay ni Nadine, kinilabutan daw siya nung parating si Richard dahil nag-eye to eye daw si Nadine at si Richard. Sabi niya, patay. This is it. This is it. Tapos yun lang. Mabilis na ligawan na. Ang bilis no. Di, umalis na ako. Pumunta na ako Amerika. Nag-migrate ako. Hindi ako makauwi ng mga 3 buwan. Dahil hintayin ko yung green card ko na sa mail. Last day na nandito ako sa Philippines, nagyaya sila manood ng sine. Manood kami sine. Kala ko barkada lang sila kasi si Richard ganun maraming barkadang girls. Na nauuna ako, naglalakad ako, pero naglalaro lang ako sa bag ko, ganyan. Tapos, tumalikod ako. Ay, nakita ko magka-holding hands. Naku, Diyos ko po, Panginoon ko, nagdasal talaga ako. Sana ito na, Lord. Hindi. Sabi ko, Lord, kawawa naman si Nadine. Or, kung si Nadine naman, kawawa naman yung anak ko. Kasi artista si Nadine. Not knowing na sila pala talaga ang... In other words, okay, hindi mo gusto papakilala mo si Nadine sa barkada ng anak mo. Pero, para sa anak mo, hindi mo inisip yun. Because? Dami niyang girls eh. Paano mo papakakilalanan yun? Diyos ko, ang dami-dami. Maaaway ka pa ng co-star mo. Oo, at saka I didn't think eh. Hindi ko inisip na ganun. Hindi ko inisip na para i-pair sila. Kasi may girlfriend si Richard nung nasabi ko yun eh. Nag-break lang naman sila nung magdadasal, di ba, yung Saturday, nung magkakakilala. Nag-break lang naman sila nun eh. But during the time we were filming, yung 2 weeks na yun, sila pa nung girl. Okay. Kumusta naman siya, manugang? She's very good. Totoo. Kumusta ka naman bilang biyanan? I think I'm very, very, very good. Hindi ka monster biyanan? Hindi eh. Hindi ako ganun eh. I want peace in our family. Gusto ko masaya yung... Kasi iisa yung anak ko eh. Iisa lang ang magiging daughter-in-law ko, which I don't even call her my daughter-in-law. She's my daughter. Period. Kung ano man ang... Siyempre, minsan magkakaroon kayo ng konting inisan or whatever, pero na-overpower yun or na-overshadow yun pag nakikita ko kung gaano niya kamahal ang mga anak niya. Kung gaano niya kamahal ang anak ko, titiklop ka eh. Tiklop ako. Kasi bilib ako sa kanya eh. She's a good woman. Saka puma-farm girl na din. Nako! Naglalaba pa yun, ano? Luto pa yun, bake pa yun, lahat yun. Thank you. Saan nagpa-farm siya? Doon sa farm mo? Hmm! So, at least alam mo meron ng karedera. Ay, oo. Naku, yung mga apo ko siya. Lahat sila. Naku, manjoy na enjoy sila doon. Hanggang kaya mo gustong panindigan yung farm na talaga ipamamana mo sa mga apo. Yes. And that should give you satisfaction sa mga pinahirapan. Yes. Kung may awa ang Diyos na, di ba? Kasi hindi natin masabi ang buhay. Hanggat makip mo yung property, yun yung mga gusto mong ibigay sa kanila. Para meron din silang pang-umpisa. So, ikaw nasa point ka na ng buhay mo na ini-enjoy mo na lang eh, lahat. Retirement, ano ka na talaga eh. Libangan na lang ang acting sa'yo. Uy, hindi ah! Hindi ba? Hindi, passion ko talaga ang acting. Gusto ko talaga umarte.
kahit hindi ako ganun kagaling, it's okay. Uy, may meron namang magaling, meron namang hindi eh. May award ka ha. Teleserye ng araw. Tsaka kasali ka naman sa listahan ng mga primera, oy, kontrabida. Uy, nominated nga ako, di ba, ng PMPC. Thank you to my friends. Ano ba nanalo ko na ito? Yun. Tapos ano ba yun? Yun, si Nadine ako. Maano yun sa farm? Nagpapatanim na yun. Kuya, tanim mo nga to dito. Maganda to dito. Nahayaan ko na sila. Ano na lang ako. Relax na lang ako. So, ano, supportive ka na kahit ilan ang maging anak nila bilang iisa nga ang sayo. Ano yung sakulang talaga? Itanong bilang panghuli. Ang magtanim ba'y di biro? Oh, yes. Ang magtanim ay hindi biro. Ang farming ay hindi biro. Sana dumating ang panahon na maka-align ako sa government para magkaroon ng mga batas para sa mga farmers. Kasi napakarami natin lupain pero wala nangyayari, walang nagtitil, pero merong may-ari. So bakit ganun? Hindi ba dapat nasa batas natin na kung meron kang lupa, dapat pakinabangan mo yung lupa. Kung hindi, mas mataas dapat ang taxes mo. Kasi hindi ka nagpo-provide ng employment eh, and food supply eh. So, things like that na gusto kong sana maanuhan, maiayos na hindi biro, hindi biro ang mag-farming. Hindi biro yung bibili ka ng lupa, not unless developer ka, iba yung plano mo. But if you're in the province at nasa libliban ka ng lugar, dapat unang-una, nililinis mo yung lugar mo. Kasi fire hazard yun eh. Pag hindi yung mga ano na yon, forest fire. Oh, forest fire yun. So dapat merong batas na mai ano tayo na you be a responsible farm owner or land owner. Hindi naman yung porket nagkaroon ka na lang ng land kanun na lang. You have to till it. Kailangan pakinabangan mo. Kailangan magbigay ka ng employment. One short final advice sa mga artista gusto mag-farm. Go! Farm! Ang laki-laki pa ng Pilipinas. Dami-dami natin pangangailangan sa pagkain. Ang dami-dami natin pangangailangan sa hayop, sa vegetables. I met somebody who really knows what she's talking about. Ito, naku, maraming salamat, Chef Isabel Rivas. Ang pinakamaganda, original na farm girl ng Pilipinas. Okay, thank you Butch. Thank you, Anna. Thank you, everybody. Thank you. Don't forget me. How can they?